ayan, in today's video, gagawa po ako ng special bulalo, ayan. Tara, samahan niyo ko. Saglit lang. Ano yun? May ano natin ng konti yung potato. O diba? Kakaiba. Sorry kasi natin. Dinidiretso muna sa bulalo. Sana maiba naman. Version lang ito ni Josephine. Sarap yan kahit version ni Josephine. Sarap siya. Lalo siya masarap. Oo, pero sabi niya. Kanya-kanyang style. Ano daw yun sa pagluluto. Ano yun? Meron daw ko yung kilasan yung, ano ba? Originality. So yan guys, ano, natapos ko ng konti yung ating, ano, potato. So i-set aside lang natin. So, yun, ayun nga, i-set aside lang natin to. Tapos, magsusupi po tayo. So, ayan guys. Nag-heat na uli ako ng oil dito sa paglulutuan natin ng bulalo. So, ayan na. Una, chopped onion. Alam niyo yan, own version ko lang po ha. Kasi yun, kung yung mga nagluluto ng bulalo, ay yun na yung dire-diretso na. Pagka-boil lang ano, ng meat, lagay mo na yung kung ano yung mas matigas, unahin, like yung corn, ganyan. Or kung may puti-puti na ng potato. May iba pang veggies, ganyan. Pero ako to, sarili ko lang naman to, ano.
version. Gusto niya namang maiba yung style na pagluluto niya ng bulalo. At and then sabi na, sabi kasi according sa mga chefs na yung mga napapanood ko sa mga cooking show, sabi nilang sikreto sa pagluluto, bukod sa love, eh yun nga, yung sinusutay mo siya. So kahit may sabaw yung niluluto ko, sinusutay ko pa din ng bongga. Wow! So ganyan. Tapos nilagay natin na yung onions, saka yung chopped na ginger, cooking ginger. Yun. Ayan. Yan lang. Haluin lang natin ng konti yan. Black pepper. Hanggang mag... tawag dito, mag-change na yung kulay. Pati yung... ginger, ayun. Hinaanang konti yung apoy. Medium lang. Okay. Naka-pre-boil ko na na ano, beef shank. So, ayan, tip ko lang, sa akin lang tip to. Kung gusto niyo magbulalo, kasi ano to, time consuming talaga na magpalambot ito, lalo kung wala tayong pressure cooker. So, kung plano niyo magluto ng bulalo, pwede nga kayo mag-pre-boil yan ahead bago yung oras ng pagluluto natin para maka, ano tayo ng oras. Ayan ang ginagawa ko ganito. So, para mas malasyos siya talaga, sinuplano ko sa inyo. Kahit naluluto ako ng ilaga, kahit lang tinola, ayan, ginagawa ko siya. Sobrang lambot na nito. Ano lang ito? 1 meal lang ito. Kasi dalawang piece, 2 pieces lang ng beef siya. So, ayan ito. So, yun. So, tayo mo siyang ganyan. Tapos, ipiflip ko lang yan ng saglit mamaya. Tapos, ito yung stock niya. Ito na yung ano, magiging soup niya o sabaw niya mamaya. Sobrang lambot na yan. Ayan, ano. Makikita niyo ba yung nakasilip dyan na, ano, na pots niya. Pots. Ayan, ano. Tara. After nyan guys, ilagay na natin yung stock niya, yung beef stock. Yung pinagpakuluan niya. Pangalawang, by the way, ano to ha? Pangalawang pakulo to. Sa panag-boil kayo ng inyong meat, any meat, lagi nyong itatapon yung unang ano niya, unang sabaw. Saka nyo uli siya lagyan. Okay. So yan, tapos... takpan lang uli natin sa beef. Peppercorn or buong kaminta. Sarap! And then, pag kumulo siya ng konti, ilagay na natin yung corn. Naira. Kulo-kulo na siya, guys. So, lagay na natin ito. Ano na rin ito? Cook na mais. Cook ng corn na. So, alam mo yun. Para madali siya maluto ang ating bulalo. Mga may naka-ready na tayo. So, kanya-kanya naman yan, guys, na ano ng pagluluto, diba? Paraan. Takpan ulit natin sa nan. It's boiling. Sabihin na ang natin ang konting apoy natin, guys. And then, i-add na natin itong potato. So, yun. Ay, nandang. Diba? Ay, maraming ano. At least, diba yung bulalo natin yung maraming gulay. Nam-nam. So, nilagyan ko rin siya ng potatoes. Nam-nam. Tapos, mag-add tayo ng isang beef cubes.
isa lang. Kasi ano, lalagyan ko siya ng fish sauce or yung ano, patis later. Panalin natin siya again. 2 to 3 minutes. So yan, kumukulo na siya. Magandang tayo na. Magandang natin itong patis. Spring onions. Spring onions. Tapos ilalas mo natin yung ketchup. Ang gulay, di ba? Kailangan natin yan. Lalo na yung kailangan natin maging healthy, guys. Nam nam! Sabi ni Blake, nam nam! Nagugutom po ako, guys. Ayan. So, pwede na rin natin ingat ito. Kasi ano to, dapat talaga dito last, sa last mo lang siya ilalagay para hindi naman ma-overcook yung ating gulay. Ito, mabilis itong maano, mabilis na lumabot. So yan, nagalagay na rin natin yung dyan yung bone load. Takpan lang uli natin ito ng kahit 2 minutes lang. Pag lumambot lang siya ng konti yung ano, yung pechay, parang blanch lang, gano'n. Tapos ano yun?